tama at katotohanan. Lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niyan. Pagsakay niya sa agila, tutukain niya likod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi pipiglas yung agila at aharapin yung uwak. Tutal, mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mababazer yan. Lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas, pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ang oxygen para sa uwak. Hanggang sa, ang uwak ay hindi na makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ganun ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin. Sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ang energy, ang oras, ang resources natin. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go! Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan kahit anong explanation mo pa. Mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, i-demanda mo. Pero huwag mo nang isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo, okay lang. Basta huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kanya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo na yung kinaiinggitan na magumawa ng kwento laban sa'yo. Kung ano yung kinaiinggitan nila, mas gawin mo. Mas pagbutihin mo. Doon mo ilagay yung energy mo. Tulad nung agila, confuse them with your silence and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutukan niya yung agila, tahimik lang yung agila. Sabi siguro ng uwak, ano ba? Anhid pa ito? Hanggang sa, hindi na ka ba kahinga? Nasurpresa siya. Ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa sorpresahin mo na siya ng tagumpay mo. Mars, ganyan lang ang gawin mo. Promise. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yon. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan. Si Kristo sa Ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, yung mga nagsabi na inaalihan siya ng demonyo, o lalong-lalo na yung nasisiraan siya ng bait, mga kababayan niya, mga hindi iba sa kanya. Kaya nga ang sabi niya, yung talinghaga tungkol sa mahati ang kaharian, kung hindi magsusuportahan, ang mga dapat ay nagkakampihan. Parang sinasabi niya sa mga nakakarinig sa kanya, kayo pa ba ang mag-aakusa na nasisiraan ako ng bait? Eh, magkakapamilya tayo dito. Dapat nagkakampihan tayo. Doon nasaktan si Kristo. Natatandaan ninyo dati, hindi siya masyadong nakagawa ng himala dahil sa hindi pagsampalataya ng mga kababayan niya. Parang ganun din dito. Ang kwento, kahit hindi totoo, kahit nasa tama ka pa, masakit din ang dating. Nagpaparang totoo kapag galing sa mga taong hindi iba sa iyo. Kanina, medyo na-uwayan yata siguro kayo sa akin nang sabihin ko, dahil sa mga akusasyon sa akin, dahil sa mga kwento sa akin, muntik na akong ma-depress, muntik na akong mamuhay sa galit, sa lungkot, muntik na akong mawala ng gana, muntik na akong mag-quit. Sabi niyo siguro, oh, ina man ni Father? Hindi. Kasi yung nagsabing, wala akong utang na loob sa mga matatandang pare, yung nagsabing bastos ako, yung mga nagsabi na pasaway ako, yung mga nagsabi ng marami pang iba mula noon hanggang ngayon. Hindi naman iglesia, hindi naman born again eh. Hindi naman protestante, majority, if not all, katoliko. Yung iba, nakikilala ko pa eh, yun ang mas masakit eh. Mga lingkod ng simbahan, na-encounter ko in one way or another, pinakisamahan ko, yung pamilya, naging kaibigan ko. Yung iba, kabaro ko. Yun ang masakit. Kahit i-bash ako ng million-million na bashers, kakayanin ko.
magtetengang kawali lang ako. Pero yung bashing ng hindi iba sa akin, hindi pwedeng pumasok dito, labas dito. Pumapasok dito. Nasasaktan. Katulad mo, maliitin ka na ng iba, murahin ka na ng iba, etsipwera ka ng iba, ikumpara ka ng iba sa mas magaling daw sa'yo, sa mas maganda sa'yo, husgahan ka na ng iba, pwedeng pumasok dito, labas dito. Pero yung maramdaman mo yan, maranasan mo yan, mapakinggan mo yan sa sariling asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, pagpasok dito niyan, gusto mo mang lumabas dito. Kahit parang hindi totoo, parang magiging totoo. Masakit yun. Kaya hindi sapat yung nasa tama ka lang eh. May pangalawa, makinig ka sa kanya. During those times that I was very down, parang nagbulong sa akin ng Panginoon, Father Fidel, sino bang nagsabing bastos ka? Sino bang nagsabing wala kang utang na loob sa mga kapwa pari mong matatanda pa yung iba? Sino bang nagsabi sa'yo na pasaway ka? Sino bang magsabi sa'yo ng ganito ganon? Sino? Hindi naman ako, Father Fidel, di ba? Sinong pinakikinggan mo? Wag sila. Ako lang. Wag yung asawa mo pakinggan mo. Wag yung pinaramdam sa'yo ng anak mo, ang panghawakan mo. Wag yung nakarating sa'yo na sinabi ng pinsan mo o ng sino man ang panghawakan mo. Kahit nga ito'y totoo. Ang panghawakan mo, kung ito man ay totoo, magbago ka. Pero ang panghawakan mo, yung pagmamahal at pagtingin ng Diyos sa'yo na hindi nagbabago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.